Okay, mga kabro, good morning. Ayan, so mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kabro. So today, meron tayong ayusin na Kawasaki Boxer. Ay, Kawasaki Boxer. Kawasaki Barako 2. Ayan, so ang problema nito, maingay daw yung makina, tapos yung kick kumakabyos. So pinagawa na daw nila dati to dun sa kabila. Ayan, so pinalitan daw ng piston ring yata to, tapos valve seal. Kaya lang, ang problema naman ngayon, tapos mga overhauling gasket, pinapalitan daw nila, is puro tagas pa rin sa may bandang head. Tapos dito sa bandang kick starter, is kumakabyos yung kick niya, yung gear. Yan, check natin to ngayon, mga bro. Pakita ko sa inyo yung motor, mga bro. Yan, ito yung motor, mga bro. Makikita nyo, puro sapot-sapot na yung makina dahil na-stack na daw to ng mahigit isang buwan. Ayan, dahil hindi na nila mapaandar. Ayan yung tagas ng makina. So, may tagas doon sa takip ng tapet. May tagas dito sa may oil pump. Yung daanan ng langis. Ayan, puro tagas, mga bro. Kabilaan yan. Ayan. So, puro tagas yung kanyang makina. Tapos yung kick, tetesting natin. Ayan o. Hindi kumakagat yung gear. Ayan o. Hindi man kumakagat yung gear nyo. O. Pati din yata ito pinagawa na nila dati. Kung sa may kick nya. Kaya lang, ito naman ang problema. Kaya hindi na nila napaandar. So ngayon, buksan natin to para makita natin yung kick gear niya, kung anong problema, kung napudpod ba o nabungal. Ayan, pakita ko sa inyo mamaya, mga bro, pag nabaklas na natin tong side. Okay, mga bro, nabaklas na natin yung mga tornilyo. Ayan, so hugutin na lang natin to. Hindi na tayo nagbaklas ng footrest, tapos diretso na lang baklas yung side cover. Dayo. Ayan, mga bro, nabaklas na natin yung side. Check natin ngayon itong kickstarter gear niya, bakit hindi siya kumakagat. Yan o. Testing natin. Sarpak natin yung kick. Ayan o. Ah! Umiikot siya, mga kabro. Yan o. Kaya lang, itong gear na nandito sa likod, yan, buksan natin to, tatanggalin natin yung housing. Umiikot naman. Kaya lang, hindi siya kumakagat doon sa gear ng clutch housing, yung sa likod ng clutch housing. Okay, so tanggalin na natin tong clutch housing, mga bro. Ayan. Aro! Nabuong eh, mga kabro. Kaya pala na hindi na kumakagat yung kick starter gear niya, nabuong na yung mga ngipin ng clutch housing. Ayan o. Bungal, mga kabro. Nako, malaki-laking gastos to, mga kabro. Ayan, so ito yung sira ng kanyang motor, kaya hindi kumakagat yung kick nya, kumakabyos, hindi na kumakagat, mga kabro. So paano yan, mga kabro? Pati dito medyo bitin, hindi siya masyadong magkalapat o. Ayan, pakita ko sa inyo. Yan. Napakalayo ng agwat niya. Yan. Tingnan niyo yung gear ng kickstarter. Masyadong malayo. Oh, pambira. Ayan, mga kabro. Oh.
Yan yung kick starter gear, idle gear, tapos yung partner niya. Ayan, napudpod mga kabro. Pudpod. So, hintayin lang natin yung may-ari ng motor na to para maipakita natin tong sira ng motor ni Boss at ni Madam. Tapos ito yung kanyang kick gear. Masyadong malayo. Hindi sila magka-match. Oh. Malayo yung kanyang dapat yan nakakagat siyang ganyan. Kumbaga ito yung gear dapat ganyan kayong kahigpit ng kapit ng mga ngipin niya. Ito hindi. Ganyan lang oh. Ganyan lang. So ito yung problema. Pinalitan na daw nila to nung unang gumawa. Kaya lang hindi maganda yung lapat ng gear na kanyang inilagay. Kaya napudpud itong kanyang yan, yung gear dito sa clutch housing. Yung maliit. Okay? So hintayin lang natin yung mayari mga bro para may pakita natin sa kanya yung problema ng motor niya. At ito yung kapiraso ng gear mga kabro na nabungal doon sa clutch housing niya. Ayan. So check ko pa dito kung meron pang natira para linisan ko na itong makina. Ayan. So linisan muna natin to at hintayin natin yung may-ari para makabili na ng pyesa mga kabro. Okay, so tapos na tayo dito sa bandang clutch side. Nakita na natin yung sakit dito, yung sira. At dito naman tayo sa bandang part ng maingay. So sinabi nung may-ari na maingay dito banda sa may bandang timing chain. Kaya titignan natin at i-top dead center natin para makita natin kung maluwang yung kanyang timing chain. Yan. T-mark dapat nakatapat sa taas. At yan na nga mga bro, sobrang luwang ng kanyang timing chain. Okay, so check natin yung kanyang kwan mga bro, tensioner. Ayan. Baklasin muna natin yung kanyang tensioner para makita natin kung nakasagad yung adjust niya o hindi. Yan. So, check na natin to. Baklasin muna natin to. Para may ipakita ko sa inyo at may turo ko na rin sa inyo kung paano mag-adjust ng tensioner ng Barako. Barako 2. Yan. Kahit anong Barako mga bro. Okay, so ito yung kanyang tensioner. May spring yan. Ayan, isasagad mo lang yan. Tapos yung kanal na yan, itatapat mo dito sa tornilyo na 10mm. Excuse me po. Ayan, itapat mo lang. Lubagan mo ng konti. At ipasok mong mabuti. At pagkatapos mong ipasok, higpitan mo tong tornilyo para hindi kumalas. Ayan. So, dati to, nung nakakabit, hindi siya masyadong nakasagad kagaya niyan. So dati nakalabas lang ito hanggang kalahati lang nito. Ayan, tuturo ko sa inyo. Hanggang dito lang yung dulo niya. So hindi siya nakasagad kagaya nito. Ayan, so ang gagawin natin, sasagad natin yan para may tulak niyang mabuti yung chain guide at ganun din yung timing chain. Hihigpit yung timing chain yan mga bro. Ayan. Tapos higpinan natin yung kanyang 10mm na tornilyo mamaya. Ayan. Kung makikita nyo na itulak na niya yung timing chain at chain guide, higpit na. At pwede na natin ikabit to at linisan na natin yung kanyang cylinder head. One eternity later. Okay, so kinabit ko na yung idle gear mga bro. Tapos tignan nyo dito sa may kickstarter gear niya. Hindi sila masyadong magkakagat. Ayan o. Napakalayo mga kabro. Halos dulo sa dulo lang yung kumakapit. So wala naman kasing mahanap na ganito yung mayari. So hindi ko alam kung saan siya makakahanap ng ganito. So sinabi niya, isalpak nyo na lang yan. Sabi niya, kaya sasalpak na natin yung bagong clutch housing. Tapos itong dating idle gear niya. Ayan, so tignan natin mamaya kung anong mangyayari. Ayan, habang si Kagawad ay sitting pretty, isalpak na natin yung clutch housing mga kabro. Ayan, isalpak na natin mga kabro.
Ay, gagapos na naman natin siya. Yun. 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 So, titignan natin dito sa likod niya, mga kabro. Yan. Hindi masyadong makita. Madilim, mga kabro. Yun. Yun, yun lang, hindi na natin makita, mga bro. So parang kwan naman siya, mga bro. Okay naman yung kagat niya. Sakto lang naman. Ang problema lang dito sa may kwan, mga bro, dito parang malayo. Siguro yung idle gear ng kickstarter gear, napalitan din nila to dati. Tapos ito yung stock niya siguro. Hindi ko alam ba dun sa nagpagawa. Hindi niya alam kung ano yung mga pinalitan sa motor niya. Ang sinabi lang niya ito, tsaka yung maliit na gear. Baka ito yung pinalitan, mas maliit. Okay, so assemblein na natin to. Pakita ko sa inyo mamaya, mga bro, kapag natapos na natin assemblein. So bago ang lahat, pakita ko muna sa inyo, may spline washer ditong makapal. Ayan, para dito yan. Yan. At pagkatapos, wala na, salpak na natin yung clutch lining, clutch hub. Ayan, tapos takpan na natin to. A few moments later. Ayan, mga kabro, tapos ko nang takpan yung ating bandang clutch side, nikabit na natin yung bagong clutch housing. So ngayon, nililinisan na lang ni brother dito yung cylinder head dahil puro tagas yan ng langis. Dahil dun sa daanan ng langis, yan sa may oil pump ito. Yan, papuntang cylinder head. So yung tanso niyan, mga kabro, nililinis ko, nililiha ko. Ayan, so yung mga tanso niya. Ayan, so pinapakinis ko ulit gamit ang liha. Number 400 na liha, mga kabro. So pagkikinisin lang natin to ulit para hindi mag-leak, para malinis tignan, mga kabro. Ano, kagawad? Sana all. Okay, so ayusin lang natin to at pagkatapos natin nito ay pandarin na natin. Ayan, mga kabro, so tapos na natin tong barako. Ayan, natakpan na rin natin yung clutch side. Malinis na yung cylinder head, wala nang langis. So pandarin na natin, mga kabro. So meron pa akong napansin dito. Dito sa kanyang compression release dito, titignan natin dahil wala yung isang ganito niya. Yan, wala yung isang ganyan dito niya. Wala. So titignan natin kung anong pwedeng ilagay natin dyan, o kaya naman lagyan natin. So parang naputol yata. So titignan natin kung anong ire-remedyo natin dyan. Bali, hindi siya bumabalik kasi, mga bro. Oh. Yan. Dapat sana yan bumabalik. Pag ginaganyan mo, babalik din yan. So hindi siya bumabalik. Ire-remedyoan pa natin yan mamaya. Testing muna natin panda rin. Ayun, oh. So pangit yung andar niya kapag isa lang yung gumagana. Ayan. Dapat bumabalik yan. Kapag ginila mong ganyan, babalik din yan. So problema yan pa, yung compression release niya. Ayan. So madali naman na siyang panda rin. One click. Ayun, so pangit lang yung minor niya, namamatay. So medyo na-stuck kasi itong motor na to. Pero remedyuan muna natin to, mga bro. So ayun, mga bro, hindi ko na i-remedyo yung kanyang compression release dahil wala tayong mahanap na pwedeng ilagay doon sa kanyang butas. So kinuha na nung mayari yung motor, mga bro. So okay naman na. Madali nang patayin yun lang. Pangit yung minor dahil doon sa na-stuck na carburetor niya. Matagal na-stuck. At ganun din sa gasolina niya. So papalitan na lang nila yon. Okay? So hanggang dun lang. Sana may natutunan kayo sa mga itinuro ko sa inyo sa pagkabit ng tensioner at yung kanyang tanso sa oil pump. Lihain nyo kung may leak. Pakinisin nyo tapos higpitan nyo ng maayos. Okay? So pagpalain kayo ng Panginoon, mga bro.